Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Araw ng Miyerkules sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Isama po natin sa banal na misang ito ang ating mga natatanging kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib ng sekta ng mga saduseyo. Kaya't kumilos sila. Dinirip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaraon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukan liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ng mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon.
Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating na nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol ngunit hindi gumamit ng dahas. Dahil sa pangambay, sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas." Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos sumatawag ay kanyang iniligtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos sumatawag ay kanyang iniligtas. Anghelya ang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng puon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Magsitayo po ang lahat. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang ating unang pagbasa ay karugtong pa rin ng ating mga pagbasa ng mga nakaraang araw na kung saan ay galing po sa aklat ng mga gawa ng mga apostol at hindi tumitigil sina Pedro sa pagpapahayag kung sino nga itong Kristong kanilang ipinako sa krus. At ang senaryo sa ating unang pagbasa ngayon, inggit na inggit ang mga punong saserdote, mga punong pari ng mga Hudyo, maging ang mga Saduseyo, matatanda ng bayan, kaya ipinadakip nila sina Pedro ang mga alagad dahil sa kanilang pagtuturo tungkol kay Jesus na muling nabuhay. Subalit, ang katakataka dito ay ang anghel ay binuksan ang bilangguan at kinuha ang mga alagad at ang utos sa kanila ay ituloy nyo ang pagpapahayag ng mabuting balita sa mga tao. Hindi iniutos ng anghel na kayo ay magtago, kayo ay umiskapo, kung hindi binuksan ang bilangguan ng anghel para ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi para sabihin nating takasan kung ano ang nakaambang panganib laban sa mga punong saserdote, sa matatanda ng bayan, sa mga Saduseyo, kung hindi labanan ang kasamaang ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-i-spread out ng mabuting balita na gawa ng ating Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng mga apostol, ng mga alagad, kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ang kaugnayan nito sa ating ebanghelyo nasa kalagitnaan nang sabihin po ditong hindi hinahatulang ang isang taong mananampalataya, subalit hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. At kung titingnan po natin, ito ang ayaw ng mga punong saserdote, ng matatanda ng bayan, na mahayag kung ano ang katotohanan. At ayaw nilang malaman ng mga tao na sila'y nagkamali sa kanilang pag-uutos sa mga tao na isigaw, na ipako sa krus ang ating Panginoon. At ayaw nilang malaman kung ano ang hidden agenda ng mga punong saserdote ng matatanda ng bayan. Kaya nga, ang kanilang ginagawa ay pawang kabalintunaan na gusto nilang itwist na ito ang tanggapin ng mga tao. Kaya kahit anong pagsisinungaling, gagasto sila, magbabayad ng mga bayarang mga kawal o kung sino pa mang mga saksi para lamang mapasinungalingan ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Subalit sabi nga'y, ang katotohanan ay katotohanan at mananaig kung ano ang katotohanan. Kaya nga, hindi tumitigil ang mga apostol sa pagpapahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga po'y nakarating po ito sa atin, kaya tayo'y nananampalataya sa muling nabuhay na Kristo na ipinako sa krus dahil sa kisinungalingang kanilang ipinakalat. Mas pinili nila si Barabas na palayain na isang kriminal kaysa kay Jesus na muling nabuhay, kaysa kay Jesus
na marami ang ginawang kabutihan. Subalit sabi nga'y magtatagumpay at mananaig kung ano ang mabuti at madadaig kung ano ang masama. Kaya nga'y kumalat ng kumalat ang pananampalatayang katulikong Kristiyano dahil hindi napagapi ang mga apostol, hindi sila natakot kung anuman ang banta sa kanilang buhay, manapay handa nilang ialay ang kanilang buhay para sa kanilang pananampalataya. Kaya nga ang simbahan kaya lumalago, it is because of martyrdom. Ang dami pong pinatay patungkol sa kanyang pananampalataya na ito yung nagbubuwis ng kanilang buhay para sa kanilang pinananaligan. Kaya nga, sabi nga ng ating Panginoon, sino man ang nag-aalay ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito o ang nag-iingat ng kanyang buhay. Subalit, ang nag-aalay ng kanyang buhay ay siyang magkakaroon nito. At sinabi pa ng isa sa mga fathers of the church, sa pamamagitan ng dugo na dumadanak, dahil sa kanyang pananampalataya ang kanyang tinutukoy ang mga martyrs, lalong magpapalago sa pananampalataya ng mga Katoliko at lalong magpapausbong sa sambayanang iniula ang dugo ng ating Panginoon para sa kaligtasan ng sambayanang kanyang itinatag. Kaya ito po ang simbahang Katolika, Kristiyanong Katoliko, na kung saan ang ating Panginoon ang nagtatag. Ito'y coming from the apostles. Ano? Kaya nga tayo tinatawag na Apostolic Church dahil ang ating pananampalataya ay nakaugat sa mga apostol na pinag-iwanan ng ating Panginoon. At magpahanggang ngayon, marami pa rin ang nag-aalay ng kanilang buhay, hindi nagpapatinag kung anuman ang panganib na nakaamba, ipaglalaban kung ano ang katotohanan sa pananampalatayang si Jesus ang nagbigay. Marahil ang hamon sa atin na ngayon, lalong-lalo na dito sa bansang Pilipinas na hindi naman critical ang ating pananampalatayang Katoliko, kung hindi malaya tayong nakakapag-express ng ating pananampalataya, marahil ang hamon sa atin ay ang tunay na pagsunod sa ating Panginoon. At kung nasusundan po natin at kung gusto po nating sundan ang ating Panginoon, lalakipan po natin ito ng araw-araw na paggawa in conformity with the will of God, ang kanyang kalooban. Sa pagpapatuloy po ng ating Banal Eucharistia, hilingin po natin sa ating Panginoon at sa ating mahal na Berhing Maria, nag-ina ng laging saklolo, na naway tunay na masundan natin ang ating Panginoon sa pag-aalay ng ating buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kung ano ang ninanais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming mga alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kaya ang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may pag-alam. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Oh.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kaya ang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga paring ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petra Elgina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ang pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibigin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsipo muna po lahat para sa ilang mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana,
mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ng dokumentasyon at datos sa mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at makikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang kabanalan ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa.
humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.